Mark Omega Nios versus Bren Euphoria. Simulan na natin ang unang laban kasi sa draft pa lang. Mm-hmm. Nagsisimula na agad, kumbaga, yung war na tong dalawang kumpanya na to. And gusto ko yung na-point out mo yung jawhead ni Zone. Kasi ito yung nagpapakita at nagpapatunay sa atin na parang ang playstyle and yung mismong draft ng Smart Omega Nios, eh, somewhat parang, sige, kunin nyo yung mga heroes na gusto nyo. Pero sa amin, kukunin namin yung mga heroes na alam naming pwedeng kumounter dyan kahit na wala yan sa meta. Pero kung mapapagana at magiging effective yan at magpapahirap sa inyo, amin to. Nakita naman din natin, I agree with you, Corti, doon sa, especially sa lapo-lapo mid ni KLVJ, na nagulat tayo na hindi bihira yon na magkakaroon ng lapo-lapo on the mid lane. But nasagot naman yon kahapon dahil alam, yung lapo-lapo is napakabilis mag-rotate sa mapa along with Zone. Kaya nagkaroon ng malaking advantage ang Smart Omega Nios. And going back to the draft, nakikita natin to. Binan din. Binan ng Bren Euphoria ang Kadita, Faramis, and 1-1, which alam natin na ginagamit yan ng Smart Omega Nios. Yup. And Smart Omega naman, on the other hand, they will ban out etong isang Selena na nakita din natin kahapon. Yung Selena from Azul Esports. Mm-hmm. Diba? Parang Smart Omega Nios. Alam naman natin na yung signature nila is, again, be chaotic. Pero iniisip din nila, what if etong merong sistemang kalaban natin, magkaroon din ng mga surprise picks. Mm-hmm. So ayaw na lang muna nilang ibigay basta-basta etong Selena na to. Aside from that, is again, yung Fredrin na masasabing natin na parang ito talaga yung one of the heroes na paulit-ulit kinokontest sa jungle position. Tama ka dyan. And so far, open ngayon ang glue. Hindi na ako magtataka if kukunin agad to ni Heads for the side of Bren Euphoria. But speaking of the ban out of Selena, well, Joy, I open. Then, yeah, kukunin na to ng Bren Euphoria, yung Joy. And going back to sa ban out of Omega Nios or Smart Omega Nios sa Selena, ginamit din kasi siya ni Ryujin doon sa laban nila against Echo. But hindi siya naging, although hindi sila nanalo doon, but yung threat kasi nung Abyssal Arrow, magugulat at magugulat ka na lang talaga. Mm-hmm. And for the side naman ng Smart Omega Nios, this is a classic matchup on the XP lane, Joy versus Glue, at kukunin nila ang Kaja. And na-point out na rin ng mga co-casters natin, di ba, na parang if ikaw ay isang Joy, parang mas magkakaroon ka ng kalamangan against a Glue. Diba? Kasi naiiwan at kumaga medyo hindi ka mahahabol basta-basta ng isang Glue. Pero since hindi ka mahahabol ng Glue, kumuha nga sila dito ng pang-suppress. So, maiiwasan naman din ng isang Joy maging makulit at maging magulo, knowing na kapag basta-basta siya pumasok, they have the Kaja for the side of Smart Omega Nios na pwedeng pigilan yung pangungulit niya. Oh, para hindi siya makapag-trigger or ma-activate yung kanyang electrifying beats, especially when it comes to the clash. And Bren Euphoria Esports, they picked din the Valentina from their previous matches. And Cho, I think ang gagamit nito is si Yoshinu with the pick-off coming from Bren Euphoria. And maganda rin to for them kasi nakikita natin kung anong balak na strategy ng bawat teams natin. Merong hila, merong sipa, pero sabi ng Smart Omega Nios, meron kaming harit ni West. Yun nga, nakikita rin natin ilang beses na effective yung hero na yan ni West. So Smart Omega Nios, based sa composition na binibuild up nila ngayon, parang somewhat ngayon, they're not being chaotic yet. Kasi alam naman natin, yung mga gulpe na gulat nilang picks, dumalabas yan. It's either fourth on, or onto the fifth and the last pick ng Nios. So, ngayon, sabi nila, kunin muna natin yung mga meta heroes, kunin muna natin yung mga comfort natin, and now, pahirapan muna natin at targetin muna natin. Walang iba kundi si Shizu by banning out the Brody. Kasi nga naman, meron na silang gold laner. Yes, that is right. And yun nga yung chuchoke nila dito sa side ng Bren Euphoria, yung gold laner which is si Shizu. Wow. Alam naman natin na ginamit isaling Brody. Then pwede silang mag-ban out dito ng Claude. Pwede din. Pwede nilang ban yung Claude. And sa side ng Bren Euphoria, tinanggalan nila yung Lance ni MP the King na naka-tank build na merong great escape eh. Ayun nga eh. Ewan ko din ba kay MP kasi as in,
kahapon naglabas din siya ng Roger, mm-hmm. 'di ba? So the signature Roger, PMP the King. 'Di ba? So ano eh, parang ang dami kasing sinu-surprise picks din ng Smart Omega Neos. Kaya ang sabi na lang dito ng Brand Euphoria, tanggalin muna natin yung alam natin na sure pwedeng lumabas. Tama. And Brand Euphoria, they banned out the Farsa, which is maganda rin dahil wala nang burst potential coming in sa backline ng Brand Euphoria Esports, kaya tinanggal nila yung Farsa. Although, meron pang Eve dito, yun nga the eh. open for the side of Smart Omega Neos. They can either take the Eve already or mag-prioritize muna sila ng jungle ni MP The King. Pwedeng ganun yung gawin nila dito. Ano pa ba yung jungle? Ling is one of the heroes na pinaprioritize ni MP. And ngayon, para sa akin, maganda din yung Ling or even Roger. Kasi, kuapos sila sa damage eh. The tankiness is there, the Harith damage is there, pero Harith's damage is not enough para lang din talaga madala mo yung team mo. So, pwedeng kumuha Julian na sila. And now, this is the Julian. Julian na pwedeng maging mid or pwede ding maging jungle. Pwedeng hawakan to ni KLVJ, yung Julian. And pwede siyang maging hawak din ni MP The King. But knowing MP The King, hindi pa natin siya nakikita masyado nag-Julian. Mm-hmm. Even if sa naging part siya ng MPL. Because he always picked the Roger and the Assassin Heroes. And for the side of Brand Euphoria, wala pa silang jungler dito. If they want it, they can go for the Akai as a utility para hindi nga naman makapag-dash masyado. Kasi makikita natin, merong dash itong si Kaja, meron din itong si Harith, meron din itong si Julian. So good laner and jungler ang inaantay natin for the side of Brand Euphoria Esports. Hayabusa. Okay. And the Moscow. So masasabi natin dito na Brand Euphoria kasi, especially Vinogo, medyo, para sa akin, ang dami niyang pwedeng maging baon, maging sobrang daming variant ng heroes na ginagamit niya. To the point na na-note ko pa nga na isa siya doon sa naglabas na nung walang iba kundi ng Liumord. Liumord. Diba? And naging effective din yung Liumord na yon. And nakita rin natin, gumamit na siya nitong Hayabusa na to. And now, ayaw lang din niya siguro mapunta to sa kamay ni MP. Na sabi namin, amin na to eh. Di, gana sa amin to. Ito na muna yung gamitin namin, Smart Omega Neos. Ano kaya yung pwede nilang kunin dito? Kasi the damage is there. Pwede silang mag-Karina kung gusto nila. Or Link pa rin. Link pa rin talaga ang ipaprioritize ng Smart Omega Neos. So, dalawang purple buff-dependent heroes sa jungle area na naman ang ating masasaksihan. So, eto na yung pinaka-final draft. Wala pasyadong surprise. Wala. Coming from OMG or Omega Neos. Yung or Julian lang. Mm. Julian lang. Na hindi pero, naman na siya somewhat surprising eh. Oo, kasi nakita natin siya kahapon eh. Mm-hmm. Gamit siya ni Lancey. Although, yes, hindi rin naging effective dahil nakukuha siya one-on-one with the great one, Yuk-Dizzy sa may baba. But we will see. Kasi this is Smart Omega Neos. Unpredictable plays, unpredictable draft versus with the system against Brand Euphoria. So, titignan na nga natin kaninong sistema yung mas mananaig on this game. As we head on sa mismong laban, first game natin, Smart Omega Neos up against Brand Euphoria Esports. And I'm pretty quite excited na makita ko ulit dito yung Jutsu Kaisen skin. Diba? Tignan natin kung gagamitin. Ayan. Si Bushiguro. Hindi ko kilala. Ang kilala ko mga Sakuragi. Ayan. Mga Goku. Mga Goku, Vegeta, yan ang mga naabutan natin. But this is going to be Julian on the mid lane. Hawak to ni KLVJ. So dalawang king ang meron sa side ng Omega Neos. We have MP The King and The King, KLVJ itself. And now, tinan mo, yung mismong pagiging aggressive ni Yoshino as well as Ryujin. Oh. Zone is getting low. Pero gusto ko din naman yung pag-control na meron itong si Zone para sa kanyang spell. Alam ko na kaya nyo maging aggressive pero alam ko na hindi nyo ako kayang patayin kaya hindi ko muna gagamitin yung flicker ko. Tama ka dyan. I-save muna yung mga resources na kailangan. And I like what Ryujin did as well because hindi rin niya binurn yung flicker niya. Kahit na kaya niya eh, na pasukin si Zone doon. But the discipline is there. Pero going back here to Yoshino, yung aggressive plays niya
or aggressiveness niya coming here sa game number one is medyo nagpe-pay off. And now, kumbaga, yung pag-pay off na yun, makikita ba natin later on kung mapanghahawakan nila? Kasi again, yung pinagko-compare natin dito sa dalawang koponan na to, again, it's no other than Yoshinu or Zone. Si Zone. Kung sino nga ba yung unang makapag-set up ng tempo para sa mga kampi nila. And Yoshinu still being aggressive doon sa may bandang ibaba just to zone out and give anxiety para dito sa jungler ng Omega. Gusto niya lang, gusto niya i-delay yung pag-activate ng Tempest of Blades or level 4 itong ni MP the King. At saktong-sakto, meron ng turtle. Si Yoshinu magiging level 4 na rin in a couple of seconds here bago tayo magsimula sa ating turtle dance here in game number 1. Alakita natin si Heads, di ba? The Joy, yung mobility ng isang Joy, talagang binukuha talaga. And si Sagit na dito, nag-split-split na nga with the Way of the Dragon. And si KelBJ naman, ang kanilang target. At mukhang magbomba out muna ang dalawang kumpanan natin. Balik sila sa turtle. Patay agad yung isang miyembro dito ng Omega Neos. Sagit nu, naiwan kasi siya doon mag-isa. Meanwhile, for Brand Euphoria Esports, apat na miyembro yung nag-zone out doon sa may turtle. Paano nangyari yon? Kasi si Zone, mukhang ang magiging target na lang nila dito is to actually secure the control and the advantage onto the god lane. Yes. Alam niya na mahirap din naman if si Shizu ay mabigyan ng space. Tama ka dyan. Kailangan din nilang bantayan itong si Shizu with the Moskov. Pag yan na-activate early, mahihirapan dito ang side ng Omega Neos. And doon naman sa may turtle dance, nakita natin kung gaano ka-mobile itong Joy against the Glue. Kaya na-force yung split-split niya. Kaya nag-out siya dito doon sa may turtle dance. Kaya Brand Euphoria ang nakakuha ng unang turtle. Nakita natin no, na somewhat Brand Euphoria, sila yung nagtatry talagang mag-dictate ng control. Kumbaga, umpisa pa lang, they're showing Omega who's the boss of this game. Pero sabing sa gitno, kayo yung boss? Hindi. Kaya ko pa rin mag-cut. Kaya ko pa rin gumawa ng play ko para somewhat makatulong sa mga kampi ko. Kung makikita natin dito, merong gustong pasukin. Ayan na nga, with the Ugi Shadow Kill. Pero doon lang din sa may madalikod si Yoshinu. Oh. Makakapatay ng isa si Wes. One man down for Brand Euphoria. Zone is still alive. At nandito rin naman si Kiel BJ para tulungan yung kanyang mga kampi. Flicker out coming in from Ryujin. Kiel getting low with the shadow. Buhay pa rin. Grabe nga naman pero mababurn siya ng retribution. So that is a 1-4-1. Munti ka na sanang Omega yung lamang. Munti ka na nga sana yung Omega ang nakalamang doon. Pero ang ganda rin ng pick-off sana coming from Yoshinu. Nakuha niya yung pinaka-importanting player which is si West. Yep. Pero sila pa yung nabigyan dahil naandun agad si Kiel, VJ at munti ka ng tamaan ng Spear of Destruction yung purple buff etong ni MP the King. At magkakaroon na tayo ng turtle in the 2 seconds. Nakakatakot yung mga spells and skills na meron dito ang Brand Euphoria. As in, oo, somewhat hindi kami ganoon lumamang pero tingnan natin yung instant replay. Ayun, tinan mo, nasunog eh. Nung retribution. And now, parang masasabi natin na pantay pa lang din ulit yung mismong laban at humahanap pa rin talaga ng situation or ng timing itong dalawang roamers natin kung sino nga ba yung mag-set up ng tempo dito sa laban na to. And the tempo is the key here para sa both teams natin. At kung titignan natin yung lineup ng Brand Euphoria, meron silang Way of the Dragon coming from Yoshinu. Kung gusto ni Ryujin ng isa pang setup, if may makatakas man, kunin niya yung Divine Judgment nito ni Zone. Ayun which din. Is nahawak na ngayon, pero si MP the King pa rin makakuha ng turtle. And now, gustong humabol dito ng mga members from Brand Euphoria. Pinaghirapan ng Brand Euphoria, inagaw lang ni MP the King. Heads dito, trying to dive in, pero may setup pa na magagaling kay Zone. Napagamit na nga sila dito ng ultimate and back away ang Omega. Kasi alam nila, lamang na tayo, bakit pa ba tayo lalaban? Ikaw na nga yung nagsaing, pero iba ang kumain. Pero si Zone ay tatamaan ng Way of the Dragon sa may taas. Zone is down, si Yoshinu naman. Ay, si Wes ang target. Si Wes! Delikado din yung buhay niya dito, pero buhay pa rin naman siya. Buti na lang nandun si Ryujin. Oh. With that, masasabi natin, Brand Euphoria. With those two pick-offs, sila na yung may hawak ng control at possible makakakuha pa nga sila ng turret onto the top lane. Sayang yung ano niya, yung Zaman Force na kapag provide sana ng barrier pero naandon si Ryujin para to clean up yung naiwan
neto ni Vinogo. And then they transition it to taking down the first year turret on the gold lane, which is tapos na yung laning phase natin. Kaya makakita tayo ng mga initiation coming from both teams. Ayan o, tingnan mo, initiation agad-agad sa Gitnu, forced to use his flicker just to back away. Zone, naghahanap siya dito ng pwedeng pitasin at pwedeng hilahin. Mamamataan niya lang din naman si Yoshino, pero sabi niya, mahirap to pitasin eh. Hindi pa natin to kayang i-burst down. Malikot pero eh. Ayun nga eh. Pero Ryujin, once again, mukhang hindi talaga sila naging satisfied sa isang setup lang na meron sila. Oo, kinukuha niya talaga yung ano divine judgment nito ni Zone para if ever meron silang tinatawag na contingency plan. Yan. Yeah. Way spell it, dragon. Spell it. Basta meron silang plan B. Mas madaling i-spell yun kasi okay, isang letter lang yun eh. Kasi para mas maganda pakinggan. Pero going back to the point, if ever na mag-fail yung Way of the Dragon, merong constant play coming from Zone. Yoshino. Ito na nga, sumipa. Pero back away lang din muna sila dito. Pero may ipit doon si Yoshino. Napalalim ng bahagya ang Brand Euphoria at minaximize yun ng Smart Omega Neos by picking off yung mismong taga-setup nyo. Pinapakita nyo sa amin kung sino yung boss. Ngayon kami na yung boss. And now, tingnan mo, medyo masakit lang din talaga yung damage na nagagaling dito from Ryujin. Pero habang nangyayari yung mga ambaan, Smart Omega Neos have secured the turtle. And now, nakaramdam sila eh. Munti ka na. Merong sixth sense. Etong si Shizu, naramdaman niya, uy, parang nawawala agad yung apat na members ng Smart Omega Neos. Magre-recall muna ako na mga mamba out muna kasi baka ako pa yung mapitas. Mahirap na. Kailangan ko ng mga farm or kailangan ko ng items para makatulong ako sa team fight. And kanina, maganda sana yung intention nito ni Yoshino picking up the Harit or si West doon sa may bot lane. Pero sila pa yung nabigyan tapos nakakuha pa ng turtle yung Omega. Yun nga eh. Kumbaga, for this game, masasabi natin na oo, Brand Euphoria yung nagtatry mag-take ng control. Pero hindi mo basta-basta pwedeng mamain ang Omega Neos. Alam naman natin, they are chaotic. So kapag sinapak mo yan, hindi pwedeng hindi yan babawi. Sa gitno, sisilip lang naman ng bahagya at mukhang mapagamit na siya ng split-split. At naku, mastan, mananakap pa doon. Itong si Yoshino, may pag-flicker. Ang nakita niya doon, walang iba kundi si Zone. It reversed na ngayon ng mga members ng Brand Euphoria. That is a 1-4-1. Papasok na rin si MP the King. Makita niya doon si Heads. Masusundot lang din naman at mamamatay. Pero ngayon mukhang delikado pa siya. Sinumpusa doon sa pader with the spear na meron itong si Shizu. Masasabi natin ngayon na lalamang na to for Brand Euphoria. And they are still pushing onto the mid. Kill BJ, nakakabang lang siya dito. Nagaantay lang siya ng perfect opportunity na kaya niya bang pumitas. At mukhang makikita niya rin naman dito. Walang iba kundi si Vinogo pero may quad shadow. Yung inaantay mo, eh alam din pala niya kaya ikaw yung napunish niya. Pero with the setup, once again, from Zone, ito na yung pag-counter go ng mga members from Smart Omega Neos. Vinogo, buhay pa rin siya ngayon. Tuloy-tuloy ang team fight na pinapakita ng Brand Euphoria at Omega. Uy, humahabol Neos. Si MP. Humahabol si MP the King. Wala na siyang kaabutan. Si Vinogo, lawang buhay. Heads, nasa may loob na ng base at siya rin ay tutumba sa kamay ni Wes. Merong Lord na nag-respawn dito sa ating game number 1. At nakita natin kanina, ang ganda sana nung intention din ni Kill VJ na mag-antay doon sa may purple area. Pero siya pa yung nabigyan. Grabe yung quad shadow and outplay na ginagawa nitong si Vinogo. And now, masasabing natin, Brand Euphoria. Yung mga pick-offs and yung mga spaces na nakuha nila, sobrang magiging pabor na pabor talaga sa kanila. Pero ang tanong kasi, sino bang makakasecure nito? May pagsipa na naman. Unang nakita doon, walang iba kundi si Sagitno. Ito yung sinasabi natin eh. The sipa is not enough. Kaya hilahin natin pabalik. Pero Vinogo pa rin yung makakasecure ng Lord. Masyado kilang sakit na ngayon. Yung mga damages na coming in from Brand Euphoria, 3-man down para sa mismong Omega. The plan is working for the side of Brand Euphoria. Kill BJ. Oo, merong Way of the Dragon pero si Kill BJ mukhang tutumba pero nakapag-enhanced dagger siya dito at hindi siya na makakatakas sa tatlong members ng Brand Euphoria. Yung Way of the Dragon tumama kanina rin sa gitno tapos pagbaba merong panghila from Ryuji na kinopia niya. Kahit na mahunat ka, kung masisipa ka at masusupress ka, hindi ka makakatakas dyan. You can't even cast your split-split para makalayo or para makapag-outplay din ng kalaban mo. Kasi
Brand Euphoria, sinasabi nga natin, systematic sila. Oo. So, naninigurado talaga sila sa lahat ng kilos na meron sila. Now, kasama nila dito yung Lord, Omega for sure. Kaya lang din naman nila itong depensahan, pero Brand Euphoria, ano kaya yung gagawin nila? Since systematic sila, mukhang ang call na lang muna dito, wag muna nating ipilit, at least tayo na yung may control. Disiplina ang sabi ng Brand Euphoria. Nakuha na natin yung mga gusto nating makuha, yung mga outer turrets ng Omega Neos. Ngayon, magbaback muna sila, mag-aantay ulit sila ng another Lord para dito, kung mabait man nila yung Omega Neos, is handa sila. Kukunin ulit ni Ryujin ang gusto nilang kunin, which is the Divine Judgment. Yep. At tapos, same setup ulit ang gagawin nila. Way of the Dragon, pag hindi pa natin na-pick off, hilahin na natin papunta sa atin. Ang nakakatakot sa isang Valentina is that nagagaya nga niya yung ultimate mo plus yung damage kasi. Mas masakit pa. Ayun nga eh, nandun yung damage to the point na hinihila ka niya, kaya ka din niyang i-burst down. Oo. Kapag gusto mong lumayo. So nakikita naman natin because of the KDA na meron nga itong si Ryujin, parang Yoshino, nagiging sacrificial lamb siya dito, pero grabe yung space as well as yung pagpo-provide niya para sa mga kampi niya. Space nga naman, sabi dito ng kasama nating si QWERTY. Hindi na napapansin to ng Omega Neos, pero 4-0-6 na rin itong si Vinogo. Meron pang conceal play. Gusto yatang kunin si Heads. Ay, si Zone hindi umabot, pero may Divine Judgment agad. Nahila lang din naman siya dito, pero with Heads Vengeance, mabubuhay pa rin naman siya. Ngayon, hindi na sila pauuwiin pa ng mga membro from Brand Euphoria. Kasi ang call ng Brand Euphoria Esports to actually take down turrets doon sa mid lane. Basag na nga yung base turret dito, pero dito rin ng mga members ng Omega. MP secures a kill. Vinogo, nandito na naman yung kill. Ultimate niya with shadow kill. Pero sabi ng Omega, tara, tropa-tropa tayo. Pagsamasamahan, pagtulong-tulungan natin niya. Pero Vinogo, delikado yung buhay niya. Mm-hmm. Mamamatay na rin naman sila dito. That's a 3-for-1 trade. Pero papabor pa rin yun para sa side ng Omega. Pabor na pabor sa side ng Omega. Dahil 5 seconds na lang, magkakaroon na ng Lord. At sila ang magkakaroon ng control dito dahil wala ang retribution holder na si Vinogo from Brand Euphoria at sila na mauuna. Pero ang sakit talaga ni Ryujin. Zaman Force ginamit na. Ryujin getting low force yung flicker niya. Omega Neos. Sila yung makakasecure na lang basta nitong Lord na to. Pero yun nga eh, ang sakit ni Ryujin. Ang sakit ni Ryujin. Kaya nag-focus sa hero din ang Omega Neos. Pero nakita natin, nag-glow yung mga members ng Smart Omega Neos. Muntikan pa siyang makakuha ng kill. But still, naandon agad yung backup or yung members ng Omega Neos. And nakita natin concentrated energy na ang ginamit or binili nito ni West to provide additional lifesteal kapag nagdadash nga siya using the Zaman Force. Para mas makatagal lang sa teamfight. Kasi if we're gonna compare the damage din naman na meron dito kay Ryujin, isang item na lang eh. Palak and loaded na in Ryujin. Ayaw niyang bumili pa ng defensive items. Gusto niya damage. Gusto niya sapak lang ng sapak. Pero ito yung sinasabi natin na kung ikaw ay systematic, baka magulat ka naman sa pwedeng gawin ng Omega Neos. To the point na ito na nga, nabaliktad na ulit nila yung sitwasyon. Yung Lord kumatok na dito sa may bandang ibaba. The question is, ano pa kaya yung surprise yung gagawin nila? May surprise conceal na dito ang gagawin na hatak doon yung isa. Patay agad yung setter dito. Walang iba kundi si Yoshino. Yung mismong sinasabi natin na pwede nyong depensahan or pwede nyong maging dependahan, mawawala na rin. And LBJ with a surprise play. Vinogo is down. 3 members na lang yung dedepensa dito. Pero I can say, Omega Neos, with that single play, nasa kanila na yung control ng laban na to. Unti-unti na nagbago ang ihip ng hangin para sa side ng Smart Omega Neos. Sila naman ang may control dito sa mapa against Brand Euphoria. Unti-unti na ang natatake down ang Inhibitor Turrets. Tempest of Blades ginamit ni MP The King para siya'y makatakas. At hindi rin enough yung damage ni Wes. Medyo naka... Tinray niya eh. Sinubukan niya. Pero may conceal play naman gagamitin ng Brand Euphoria. Ayan na yung Sipa. Mukhang sisagit na naman yung magiging target. Split was committed. Pero yung immortality mo, yung mawawala. And now, Brand Euphoria. Hindi naman din kami papayag basta-basta na kayo lang yung mananalo nang wala kaming bawi. So ang mangyayari dito, QWERTY, paunahan na lang kung sinong unang mag-setup. Kung si Zone ang makakahuna para sa Smart Omega Neos,
doon sila magkakaroon ng advantage, especially magkakaroon na ng Lord within 39 seconds. At sa side naman ng Brand Euphoria, Yoshinu. Maganda rin yung pinapakita niyang concealed play, Queen of Flicker with the Way of the Dragon. At nakita niya si Zone dito. Titignan, kukuha ng Vision. Pero ang sakit na rin kasi ni Ryujin with the 706 KDA. Talagang sumasakit na, umaaray na itong members ng Smart Omega. Nangangaray talaga sila, pero Zone, mukhang ito na yung magiging target nila. Walang iba kundi si Yoshinu once again. Wala ulit yung miyembro na dedependahan ng Brand Euphoria para sa mga setups. At nakita pa nga nila doon, walang iba kundi si Heads. Pero na-force na yung ultimate nitong si MP. So mukhang kahit na kulang sila ng isang miyembro, alam naman nila na walang ultimate si MP, so pwede tayong mag-go. Pero sabi sa gitno, kanina nyo pa ako pinakahirapan. Ngayon kayo naman yung pahihirapan ko, and that is shutdown kill. Zaman Force. Napakaganda nito. With that Zaman Force, mukhang hindi yun magiging enough kasi si Binogo pa rin. Kill, yung damage pa rin niya, yung mas mananaig. Pero sabi ni KLVJ, ako ang hari dito. Pero ang sakit na rin ni Shizu. So magiging palitan lang noon is that 3-4-2 trade na papabor pa rin for Omega, pero hindi pa nila masesecure basta-basta yung Lord. Sapak laban sa sapak. Suntok para sa suntok. Unahan dito kung sino unang makukuha ng bawat membro, pero MP the King pa rin na makakuha ng Lord. At yung nakita natin kanina, nakuha ni Zone si Yoshinu, tapos bigla naman nag-counter-go itong Brand Euphoria. At kaya naging 3-3 trade, pero nakalamang doon ng Omega Neos dahil meron silang Retribution Holder. Yup, and maganda na ang ginagawa dito ng Omega Neos. Eh kumbaga, since isa sa keys to victory natin dito para sa side ng Brand Euphoria, plan 2 steps ahead. And now, Omega Neos, hindi nila hinahayaan na yung planong 2 steps ahead ng Brand masagawa nila. Kaya naman, pipitas na sila dito, especially si Yoshinu pa, yung nakukuha at nakukuha nila. Kumbaga, nag-2 steps behind na nga yung Brand Euphoria na hindi inaasahan ng kanilang kampo. At tignan natin, QWERTY, kung sino ang makakadepensa nito. Merong conceal play na magagaling kay Zone. Ito na ba yung katapusan? Si Yoshinu na naman ang nahila dito ng barangay. At ngayon, mukhang gusto nilang tapusin ito with a time is a place. Pero masakit na rin talaga yung mga miyembro ng Brand Euphoria. West is down. At mabilis ang depensa lang din yung ibabato sa inyo ng Brand Euphoria. Hindi nyo kami kayang patayin. Hindi nyo kami kayang tapusin basta-basta. Look at Heads. Hahabulin niya pa itong si The King, KLVJ, and mafo-force lang silang umuwi. Ang ganda sana nung conceal play coming from Zone. Nakakuha na naman niya walang iba si Yoshinu. Pero si Shizu, yung nasa likod, yung mga sibat, yung fishbowl strategy na tinatawag. Sakit, eh. Ang sakit na with the corrosion strike. Oh, pero ito na naman, ata si MP The King, si Heads ang kanyang target. Pero mukhang may mga gagaling dito na electrifying beast. Walang purple buff yan. Boom! Pero tinamahan pa lang sibat. Tumba si MP The King dito. At dalawa ay mabubuhay na ulit ang members ng bawat kupunan. Namatay din naman doon si Ryujin. Off-cam kill para sa Omega Neos. Pero palitan kung palitan, to the point na hindi na naman natin masasabi or kung sino yung may hawak ng kalamangan dito sa laban na to. Pero Omega Neos, they really want to be in the control of the game. Kasi kung papansinin natin, they are the one na nagiging aggressive ngayon. Yoshinu na naman yung magiging target, pero meron lang din namang mahihila. Si Binogo, nakatakas pa siya doon. Mabubuhay pa rin naman siya. Yoshinu, ngayon magkoconceal lang din naman siya. Benji's, pero si Hits, grabe ang sakit niya. Binogo niya talaga yung composition na meron dito, ang Omega. And now, Binogo with the dive in. Masasabi natin, pinoprolong nila Shizu, yung teamfight sa gitno. Diving in, mapapagamit lang din naman siya ng split-split. Pero, papahulas. Brand, Omega, ang tagal ng teamfight, pero wala pa rin namamatay. Gumagamit na sila. Ito na yung sustain na meron ang bawat kupunan natin. Ang kunat na rin ni Heads with the Vengeance, pagpapasok siya with the electrifying beats. Tapos, si Sagitno, siya yung mag-initiate din kung hindi makapag-maganda yung sa conceal play coming from Zone. At siya yung mag-soak up ng damage. Kaya, ang tagal ng teamfight, ang dami nangyari na walang ng mga resources. Retribution na wala din kanina, pero wow, biniburst down nila. At ito yung magiging shot call wow, ng Brand Euphoria. Alam nilang nasa taas itong si MP The King, at mukhang makukuha nila, secured pa yung Lord, para merong team fight. Wow, nakuha pa rin ni Wes! Kahit na wala doon si
si MB the King, kami pa rin yung makakasecure ng Lord na yan. Paghihirapan nyo, pero amin pa rin yan. Ito na yung surprise play ng Omega Zone dito. Zoning out the members. With si Shizu yung makikita niya sa gitno. Tatap in na yung kakampi niya. Ako naman muna, pre. Pero si Heads, ginugulo lang din ulit ang composition ng Omega, pero ang call nila, back away muna, nakuha natin yung Lord. Walang retry-retry, kaya namin kunin ang Lord West with the clutch damage para ma-secure to sa side ng Smart Omega Neos. At tignan natin kung paano itong gagawin ng Brand Euphoria. Anong depensa ang gagawin nila? Kung gusto pa nilang umabot to ng stretch pa ng at least 25 minutes, dito natin makikita kung gaano kalakas ang sistema ng Euphoria. Ito na ang pagkatok ng Barangay Omega sa base ng Brand Euphoria. At pasok na nga doon, walang iba kung DC Zone, pero nagkamali siya ng flicker kasi sabi ni Shizu, hindi pa kayo pwedeng pumasok dito. Ngayon with the Tempest of Blades, nararamdaman ng Omega yung sakit ng Brand Euphoria to the point na pumapaback away na naman sila. 2 man down sa Omega. Successfully defended na naman to para sa Bren. Tama ka dyan. At ang ganda, ang sakit na rin ni Shizu. Yes, pumasok kayo sa may loob ng teritoryo namin, pero hindi namin nahayaan na mabasag ang aming crystal base. At we are here again. Another extended game. Tingnan natin kung sino ang makapag-initiate or makapag-capitalize ito. Dahil so far, sa turrets lamang ang Omega Neos. Yep. Pero when it comes to the wave clearing, nakakalamang ang Brand Euphoria. As well as the damage. Diba? Mm-hmm. Parang ito na nga yung time na kung saan mag-shine talaga ang isang Moskov. Especially kapag kayo na mga miyembro or kalaban ng isang Moskov, nagla-line in. Mm-hmm. Pag nagsama-sama kayo, mas ramdam nyo yung sakit ng spears na meron ang isang Moskov. Conceal play coming in from zone. And now, they're eyeing to get a pick of Yoshi na naman yung makikita nila dito. Pero sabi ni Yoshi, no, tingnan mo yun, pwede mo talaga siyang dependahan. Bakit? Kasi uwi na kayo. Kung mahuli man ako, at least ako lang to. The ever reliable Yoshino. Yun ang titignan natin kung gaano katindi ang mental fortitude ng ating roamer. Either both teams ang makakuha ng Lord na to, dito natin malalaman. Nagamit kaya naman ni MP The King yung retribution niya para ma-secure kanyang purple bug. Which is, it's okay dahil in any second, aabot pa naman yan. But yung ginagawa ng Brand Euphoria, after silang makakuha ng clearing up do sa clashes, and pinupush pa rin nila yung mga lanes para at least kahit papano nakakaangat sila. Ito na nga, titingnan natin kaninong sistema ba yung mananaig. Kasi even that purple buff, nahuha pa rin ni Sakitno. Ayaw kasi, syempre, ng Brand Euphoria na basta-basta na lang i-retry nitong si Vinogo yung mismong purple buff niya. Uh-huh. Kasi nga naman, spawn na yung Lord dito, and this is the third, or this is the fifth Lord para sa laban na to. So kung sino man yung makasecure nito, pwedeng sila na kasi yung mag-uwi ng panalo for this game. Pwede nang makuha, or pwede nang isecure ng bawat kupunan. Sino ang unang papasok? Sino ang unang magse-set up? Sino ang unang makakuha ng Lord na ito? Same play yung ginagawa dito ng Omega Neos na MP, ikaw munang bahala mag-segue. Hayaan muna natin dito ang Brand Euphoria na mag-react doon sa possible na gagawin mo. Pero babakawin mo na sila. Pag-conceal pay, nakita nila doon, walang ibang si Yoshino. And now, mukhang makakalabas at makakatakas pa rin naman siya. Ngayon, pwedeng sila naman yung mag-set up. Sino kaya yung masisipa niya? And now, nasipa niya doon. Walang iba kundi si Zone. Pero medyo malayo para sa mga kakampi niya. 1 man down para dito sa Brand Euphoria. And I could say, medyo mahihirapan sila to contest this Lord. I agree with that, Qwerty. Dahil wala yung inaasahan nilang setups coming from Yoshino. And uunahan na to ng Smart Omega Neos. Sila na unang popuesto dito dahil napaka-importante or crucial itong Lord na to. Panglimang Lord na nga sa ating game number 1. At si Heads, mukhang mahihila! Ay, pumasok siya doon. Magche-check lang naman ako ng brush area. Pero ready si Zone to zone it out. Omega Neos, lalabang Vinogo? Naman sila sa number. Vinogo trying to secure and to steal the Lord. Pero Omega Neos, with those pickups na nakuha nila, kami na pa rin ang magkocontrol ng sitwasyon ngayon. Kaya kung papansinin natin, marchang matatag dito sa gitna. Lakad at marchang matatag. Ang gusto lang nga ni Headstone, kunin yung mag-check lang ng brush, pero may conceal play na naman. Ito coming na from zone, eto na ba?
Ang katapusan ng game number 1. Makikita natin, QWERTY, yung mga Minion Wave Equilibrium, gustong itry na pantayin ng Omega Neos dito. At mukhang kakatok na sila. Isasabay na nila itong pag-push kasama yung Lord. KLBJ, mapasok na naman din basta-basta doon. Yoshi, doon na naman! Yung maihila nila dito, Omega Neos. Pangatlong katok na nila to sa base ng Brain Euphoria. Nandyan yung damage, pero mas mananaig ang pag-surprise. At sa pack, the Chaotic once again takes game number 1. Parang guys, Smart Omega Neos ang nakakuha ng game number 1 against Brain Euphoria. Although nakuha ng Brain Euphoria yung gusto nilang late game with the Moskov, but zoning out the members, kinukuha niya yung pinaka-importanting hero or importanting player ng Brain Euphoria, which is Yoshino. Yep. Kaya nakakuha ng magandang pick-off. Kukunin nila yung setup. Yes, mawawala si Yoshino. And then, biglang pa-follow up ng Zaman Force si Wes. And then, nandoon agad si Sagitno para mag-zone out pa rin ng members ng Brain Euphoria. Nakita natin doon no, na on the early game, kinakaya eh ng Brain Euphoria to the point na si Yoshino nga yung nagiging key player for them having those setups, kumbaga alley-oop plays eh, yung mga ginagawa niya para sa mga kampi niya. Pero nung umabot sa point na nandito na yung items ng Omega Neos, masasabi natin na kahit yung pinakamakunat yung hero, pwede na naming pitasin yan. And ang magiging ano naman doon, no? Kumbaga, ang comparison naman kasi natin doon sa mechanics ng heroes na ginamit ng dalawang roamers natin. For zone, di ba? Sure ball kang hindi makakatakas. Oo. Plus, ano pa eh, hindi makakancel yung ultimate mo. Unlike the zone kasi, di ba? Kailangan mo pa ng isang magandang pwesto para yung sipa mo papunta sa kampi mo hindi palayo sa inyo. Tama, parang ano, Stockton to Malone. Merong alley-oop plays. Mm-hmm. And nakuha nga naman ng Brain Euphoria yung gusto nilang mangyari na play. Pero para himayin ang game number 1, ipasa mo nating analyst, Brigida. Maraming salamat, Papa Kulas at QWERTY. Talagang napakahaba nung nakita nating bakbakan sa pagitan ng Smart Omega Neos at ng Brain Euphoria. Talagang kinakitaan natin ng glimpse ng pareho lang naman nilang pagsagot sa kanika nilang mga keys to victory. Pero sadyang sa dulo, ang Smart Omega Neos talaga ang nanaig pagkatapos nilang manggulat talaga sa kaduluduluhan laban sa Brain Euphoria. Kung titingnan pa lang natin sa ating parehong lineups, pareho silang napakalikot kung tutuusin. Pareho silang nag-utilize ng assassin junglers at pareho nating hindi maasahan kung ano yung pwedeng maging kinahinatnan given na medyo balanse kahit papano yung pareho nating kinakitang lineup sa kanila. Pero napakaganda nung pag-utilize dito ng side ng Smart Omega Neos dahil nagawa talaga nilang maagap na makaikot din at makapunta or makareact sa mga ginagawa ng Brain Euphoria na makikita rin natin later on sa ating mga highlights. And just the same for Brain Euphoria dahil na-establish na yung early game na mention ito ng casters natin na talagang pumabor ito sa kanila at halos hindi nating nakitang maghiwalay itong si Yoshino Ryujin at si Venogo. Literal na kapag ka nagro-rotate sila, magkasama at magkasama sila at nagagawa nilang i-pull off yung mga necessary plays. Kaya naman kung titignan natin or kung babalikan yung naging laban, talagang sobrang pumabor siya sa Brain. Naging calm and collected sila and hindi sila nagpagulat sa umpisa. And yun naman yung naging susi talaga or yun yung masasabi natin na kakikitaan natin sila kahit papano ng glimpse na talagang nasagot nila yung ating keys to victory. Pero ngayon, talagang Smart Omega Neos ang kinakailangan nating pansinin at pansinin din natin kung sino nga ba yung naging MVP at yung nanaig doon sa ating laban. Syempre wala nang iba kung hindi etong ating sharif na si West na talagang hanggang sa dulo naging napakaingat pagdating sa kanyang pwesto. Naramdaman din natin ang sobra yung kanyang damage and with just the purify spell na hinahawakan niya, naging kampante na siya na kaya niyang i-dish out yung necessary damage as the Harith, as the damage na meron ang side ng Smart Omega Neos para kahit nasabihin na nating wala sila nung taas or yung level of push na meron, yung lineup na meron ang Brain Euphoria, nagawa naman mag-compensate ni West gamit yung Harith niya para dun sa department na yon dahil nauubos nila palagi yung players ng Brain Euphoria. At i-check natin ngayon yung ating
mga highlights kung saan kitang-kita na nga natin kung papaanong halos yung brand Euphoria palagi yung nanggugulo rito. Dagdagan mo pa na kung saan lumamang talaga si Heads kontra doon sa katapat niya ni Sasagitnu noong early stages of the game. Kaya naman nagawa niya talagang magparamdam palagi at manggulo para dito kay MP The King. At hindi yun naging madaling early game para sa side ng Omega Neos kasi kung babalikan din natin dito, nabanggit natin na hindi naghihiwalay yung trio mid dito ng Brand Euphoria at halos na ipanalo nila palagi lahat ng mga clashes na makikita natin na nagmula sa kanila. Pero isang crucial mistake na nangyari nung 7-minute mark ang naging hudyat ng tuloy-tuloy na pagbawi ng Smart Omega Neos. Isang hindi naging successful engage na nanggaling kay Yoshinu, yung pinaka-pillar dito ng Brand Euphoria, ang talagang naging hudyat talaga na parang eto na yung senyales ng Smart Omega Neos na kaya na rin nilang magtapang dahil hinakuha or nakakita na sila ng butas para sa side ng Brand Euphoria. And yun din yung masasabi nating naging kwento ng buong laro. Capitalizing mistake after mistake para sa dalawa nating kupunan. It just so happened that in the end, yung mas malaking naging mistake na nagmula sa side ng Brand Euphoria ang nagbigay rin ng mas malaking window of opportunity at mas malaking chance para sa Smart Omega Neos na tapusin ang laban. At yun din naman yung naging kinahinatnan ng ating unang laro para sa sering ito dahil malinaw na talagang ipinanalo siya ng Smart Omega Neos. Tawagin na natin yung mga kasama natin doon sa baba nung ladder para naman tanungin din kung ano yung reaction nyo doon sa laban kasi nung ako talagang hindi ko alam kung nakikita ako lumalaw pero uy, gumagano talaga na, ako eh. Nakita na. Naririnig nyo ba rin ako kanina? Naririnig ka namin. Talaga? Humihiyaw ka na kanina. Nakakagulat kasi, di ba? Maganda yung mga pasok ni Zone kanina, yung mga hila niya. At may mga parts pa nga na muntikan pa rin sila yung Omega do sa kahit pagpasok ni Zone eh, no? Ito nga yung parang exciting pa rin for Omega Neos, 'di ba? Alam natin na ang Barangay Omega sa MPL parang ganito din yung flavor na meron sila to the point na masasabi mo parang hindi sila yung mananalo pero late game kaya nilang ipanalo yung laban kaya ma-excite ka talaga if ikaw isang fan ng barangay. At ngayon parang similar flavor dito sa MDL team nila. Kaya nga yung akala mo na parang sisimula hindi na sila nagkakasundo. Mm-mm. Pero mamaya magugulat ka na napapagana na nila yung nung una inakala natin na parang ay sobrang pabor na pala sa kalaban yata kaya naman ngayon tignan natin yung pagbawi o yung pagsara ng seryeng ito. Balik na muna sa inyo.